welcome back to my channel. Meron naman tayong panibagong lulutuin today. Kaya today is magluluto tayo ng naimas, masiramon, kalderetang native na manok. Siyempre, lalagyan natin yung gata. At siyempre, nagugutom naman itong belly ko. Kaya, let's do this. Kaya mga malaki noy, so nagpe-prepare ako ngayon para sa mga pagluto natin ng native na manok. Meron tayo ditong kahoy. So, kahoy ang gagamitin natin sa pagluto para medyo smoky. So, malalasan natin yung pagsarapo sa kahoy tayo nagluto. At wala pa akong lamesa, hinihintay ko pa. So, ito, yung mga kailangan natin sa pagluto. Siyempre, alam niyo na, pag nasa bundok, kulang-kulang tayo sa ricado. Kaya lulutin natin ngayon, simple yung kaldereta ng manok. Ito yung manok, dalawa to, yung isa nandun pa, hinuhuli pa. Kaya, simulan na natin. Let's go! So ayan, simulan na natin magparingas. So may hawak na akong panggatong. Tingnan natin kung marunong tao magparingas. Gamit ko lang yung daon ng saging. Parang hirap yata magparingas dito sa ano, daon na. Ayan, siguro naman magdidingas na yung kahoy natin yan. Saka mga tuyo naman yan eh. At habang pinapadingas natin, linisan na rin natin yung manok. So. At mga langay na ito yung gagamitin natin, powder. Wala tayong gagamitin na tomato sauce kundi ito. Ito gagamitin natin. Ngayon naman, tapos na natin i-prepare at balatan yung mga ating mga sangkap. Ngayon naman, magagayat na tayo. Tara, simulan na natin. Ayan, simulan na natin i-cut yung mga karne ng manok. So, bali dalawang klase manok natin. Isang native na manok na puti at meron tayong kapre. Kasi kulay itim yung karne niya. So, ayan. Tapos na natin i-chop-chop yung ating karne manok. Ngayon naman, hugasan natin maigi para malinis. Yung mga tatlong beses natin hugasan to para tanggal talaga yung dumi. Pangalawang hugas, ayan, medyo malinis na yung tubig. So, ibig sabihin yan, malinis na to. Ayan, malaki nyo, kung napapansin nyo, merong itim na karne. So, ang tawag sa amin ito sa Bicol, kapre na manok. So, ayan mga lakay noy, sa inyo, anong tawag? Paki-comment down below sa comment po. Kung anong tawag sa inyo sa manok na itim. At ngayon naman, simulan naman natin magpiga ng nyug. Malaki noy, larga na tayo. Kayurin na natin ang ating nyug para sa ating kaldereta. At sa pangalawang piga naman, medyo dagdagan natin sa ano, yung tubig para yun na rin ang gagamitin natin pagpapalambot. Yan, maram-raming tubig. Natin magluto mga laki noy. Painitin muna natin yung kawali. Muna natin lutuin yung patatas at carrots. I-try muna natin. Yan, ihalo-halo lang natin. Ang ganda talaga magluto sa kahoy. Para yung lasa ng pagkain natin may smoky flavor. Hintay lang natin ma-fry ito. Okay na ito mga laki noy. Hanguin na natin. At set aside natin. Kasama natin yung bell pepper. I-fry lang natin ng konti para makuha natin yung aroma. At ngayon naman, magigisa tayo ng bawang.
Hintayin lang natin mag-brown at lumabas yung aroma. At ayan mga lakanoy, okay na itong ating ginigisang mga sangkap. Ngayon naman, ilagay na natin yung kami na naked na manok. Ginigisa lang natin ito maigi hanggang sa makuha natin yung tamang lambot niya. Ginigisa natin at ayan na natin lumambot sa sariling tubig niya na lalabas. So, tantyamitan na lang tayo sa tubig. Tapos haluhalin lang natin hanggang sa matunaw. At iset aside na natin. Lagay tayo ng toyo. At lagyan din natin ng paminta. At yung ating mga na-fry na potato and carrot, saka yung bell pepper, lagyan na rin natin. At yung ating kangang gata. At huwag natin kalimutan ilagay itong pangpangang natin para may kagat. Creamy na ang ating kalderetang manok. Luto na ating naimas, masiramon, kalderetang native na manok. Siyempre, plating na tayo at ready to serve na to. Let's do this! Nakaluto na rin. Wala na maraming intro-intro. Kain na. Siyempre, bago yan. Kumuha na kayo ng kanin at sabayan nyo na ako sa pagkain. First bite. Dito tayo. Ayos na ayos. Kahit kulang-kulang tayo sa ingredient, alam niyo na, pag nandito tayo sa bukid, malayo sa Kabiasnan, gagawin na lang natin ang paraan para mapasarap natin. Sarap yung sauce niya. Yan, atay. Hindi na yung itim ng karne ng manok, oh. Pati buto. Itim na itim. Ayos. Yung sauce niya malalakay nyo yun. Ano natin sa kanin? Yan.
Pero noon nakapag-vlog na ako ng kaldereta eh. Pero yung kaldereta ko noon yung kambing. Yung pinakauna ko yata na vlog noon, kalderetang kambing. Ngayon naman kalderetang native na manok. Masarap talaga pag nagluto ka sa ano eh. Gatong sa kahoy. Talagang maluluto, malalasahin mo yung smoky flavor niya eh. Kaya masarap talaga magluto sa kahoy. Ito naman yung dugo, mga nakainoy. Dugo na may kanin. Lagyan natin ng sauce. At sabay vertical bite. Makapansin niyo mga nakainoy, hindi tayo gumamit ng rino, liver spread at saka peanut butter. So, bali, simpleng ricado lang yung ginamit natin. Ayan, sa pagluto naman mga lakainoy, yung mga ricado natin, keros, patatas, saka yung kalderita mix, yung mamasitas, bawang, sibuyas, saka chickener. So wala natin ibang mga ginamit na ricado. So simple lang, pag ganito na nasa bukid ka, kung ano yung meron, okay na yun, pwede natin gamitin. Sundan nyo lang po kung paano ko niluto at talaga magustuhan nyo rin. Kaya hindi kompleto sa ricado. May sili kami nilagay dito. Kulang tanghang kasi yung sili rito mga mura pa eh. Na agad ka agad. Ayun, nagmamantika oh. Leg. Ayan, kung may naririnig kayo na maingay na baboy, nasa farm tayo, malapit. So, hapon na, nagugutom na yung mga baboy. So, bago yan, meron tayong shout out. Binabati ko pa ng happy birthday si Dave kasi pong pamangkin ng aking asawa. Kantaan natin siya. Tan-taran-tan-tan, happy birthday to you. How old are you? Yan, Dave. Happy birthday. Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Siyempre, yung pag-aral mo, huwag mong pabayaan. Siyempre, alam mo naman matalino ka, tuloy-tuloy mo lang para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. At shout out din sa mga nasa ibang bansa. Salamat po sa patuloy na panunod nyo po sa channel ko. At sa mga new viewers, mga silent viewers po, at sa mga basher po,
Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, lagi po tayo mag-iingat lahat. At syempre po, hindi ko makakalimutan po yung nag-sponsor sa akin ng manok. Dahil meron siyang dalawang native na manok, sabi niya sa akin, Weboy, ayan mo natin, vlog mo ito, tamang-tama, nandito ka. So ayan, binilag ko na. At sakto naman, na native na manok, tamang-tama to. Shoutout kay Rix at kay Leia and then siya. Salamat sa ano, native na manok. At sa may-ari nito, sa place na to, sa Bilasco, si Jimboy kasi po, at sa asawa niya, si Lani. Shoutout sa inyo, sa biyanan, sa mga biyanan ko po na nandito sa Parapal, na si Yolando Hobilla at si Mama Gina Hobilla, at sa hipag ko, si Eugene Hobilla. Shoutout. At sa asawa niya, si Mon. Shoutout. Shoutout po sa mga lahat ng mga nandito sa Parapal area. God bless sa atin lahat at God bless po sa mga patuloy na nanonood sa channel ko. Kain po ulit tayo. Alam ko, bitin pa ako sa kanin ko, pero ubusin ko na lang to. At saka pala, mayroon pa akong pahabol sa shoutout. Shoutout pala sa aking boss na si Patrick. Patrick and Ria Juarez ng Ulongga po. Yung bago kong boss at sa mga kasama ko sa Light Church si Bishop Risty Kadyong, shout out po, at sa lahat ng mga taga church ng Light Church, shout out po sa inyong lahat at salamat po at marami po na bago sa sarili ko dahil sa church na yan. Kaya God bless po at syempre tuloy-tuloy lang po tayo. Bite. Hindi pala last bite, may 2 bite pa. Sarap, pag may gata. Ayun mga lakinoy, at kung nagustuhan nyo itong naimas, masiramon, kalderetang native na manok na with gata, please like, comment, and subscribe. Siyempre, pakiring na rin po yung bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong potay. Ako si Chef Boy TV, at your service, hanggang sa muli, kita kits! Ayun, salamat Lord, at nakatapos naman po tayo sa isang pagbablog, at maraming salamat po sa pag-guide po ulit. At thank you sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta po ulit sa akin. Thank you po. God bless po sa atin lahat.